The number one threat to the country, hindi Abu Sayyaf, hindi yung mga terorista of no value. Itong high value targets, ito yung mga komunista. Kaya ang utos ko talaga sa armed forces, sa sundalo, pakan. Ayon kay Pangulong Duterte, ang grupong New People's Army o NPA ang pinakamalaking banta sa seguridad ng bansa sa ngayon, lalo na sa gitna ng lumaganap na pandemya, tila di pa rin natigil ang pag-ahasik ng mga ito ng karahasan. Bagamat naging malawakan ang kampanya ng kasalukuyang administrasyon laban sa mga komunistang grupo dito sa Zamboanga del Sur, hindi pa rin hayagang maisasantabi na di na problema ang insurensiya. Kamakailan lang umaatikabo pa rin ang bakbakan sa mga kanayunan sa mga boundary ng lalawigan. Makikita natin as recorded noong June, tuloy-tuloy, halos araw-araw yung encounter doon sa Midsalip, sa Bayog, Dumingag area. Even yung highway natin, di ba, from Zamboanga to dito papunta, kaya nilang maggawa ng mga hindi kanais-nais na bagay dyan, like campus nga sinasabi mo. Sa loob ng maraming taon, iginugol ng Armed Forces of the Philippines 1st Tabak Division ang kanilang pwersa para labanan ang New People's Army dito sa lalawigan ng Zamboanga del Sur. Ipinamalas nila ang kanilang katatagan at ang kanilang katapangan. Marami na rin mga sundalo ang nagbuwis ng kanilang buhay. Hanggang sa ngayon, patuloy pa rin sila sa kanilang misyon upang supilin ang kalaban ng pamahalaan. Ang lalawigan ng Zamboanga del Sur ay may 26 na mga munisipyo at isang component city. May kabuuan itong 779 barangays. Sa loob ng mahabang panahon, ang lalawigan ay patuloy na nagsusumika upang ang ekonomiya ay umangat. Subalit sanhin ang kahirapan lalo na sa mga liblib na lugar, umusbong ang presensya at operasyon ng armadong kilusan ng New People's Army. Sa kasaysayan ng Zamboanga del Sur, ilang beses nang nagkaroon ng inkwentro ang militar at ang grupo ng mga NPA. Magandang gabi, Pilipinas!